hindi bababa sa 10 kada taon ang namamatay sa kahabaan ng Commonwealth Avenue simula 2017, base sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority. Dahil dito, tinawag na Killer Highway ang Commonwealth Avenue, isa sa 7 major roads sa Metro Manila. Isa sa founders ng Verafiles at professor sa University of the Philippines, si Cheat Estela Simbulan, na namatay matapos mabangga ng bus ang sinasakyan niyang taxi sa tapat ng UP Techno Hub noong May 2011. Humaharurot ang bus dahil nakikipagkarera ito sa isa pang bus. Dahil sa malagim na nangyari, nagpasa ng ordinansa ang Quezon City Council para maglagay ng marker sa lugar na pinangyarihan ng banggaan. Simbolo raw ito ng commitment ng lungsod na gawing isa sa pinakaligtas na kalsada ang Commonwealth Avenue. Sabi ni Roland Simbulan, propesor din sa UP, may iniwan ding leksyon ang pagkamatay ng kanyang asawang si Chief. Of course, yung nangyari has made the people more aware about road safety because we take that for granted, no? I think that has also is one legacy behind yung road safety. Although, hindi kailangan naman mangyari yung ganung mga incident before we should be aware because we are all affected, no? Whether we are motorists or we are pedestrians. Pagkatapos ng 12 taon, wala pa rin nangyayari sa kaso ni Chief. Still pending there as far as we are concerned, but like other cases related to road crashes and incidents, mabagal yung system natin eh. Justice delayed. There's no justice there. If it is delayed, for whatever reason. So either there is justice or there is no justice. Simple as that. It's frustrating to see our legal system work that way. Para maiwasan ang ganong mga road crash, nagkaroon ng mga batas at ordinansa na nililimitahan ang bilis ng takbo ng mga sasakyan sa maximum na 60 kilometers per hour. Meron ding batas na naguutos sa mga bus, jeep at taxi na maglagay ng speed limiter. Noong 2018, nagkaroon ng Joint Memorandum Circular para sa Speed Management and Enforcement ang Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, at Department of Interior and Local Government. Kasama sa paggawa nito ang Imagine Law, sabi ni Attorney Sofia San Luis, Executive Director ng organisasyon. Since Imagine Law was founded, we have been working with government in developing a lot of road safety policies. Yung mga road safety code na dinevelop namin, it adopts the safe system approach to road safety, which takes into consideration nga na human beings are flawed beings and that ultimately, an error will occur. And the goal of the system is to reduce the likelihood of a death occurring. When we assessed why there is no speed enforcement happening in the country, we found out that it was because LGUs were generally not aware that it was their duty to set the speed limits within their jurisdiction. Hindi masyadong consistent yung enforcement dito sa Pilipinas. Pero meron tayong batas. Talagang it's a matter of consistently enforcing it and making people aware that enforcement is happening para na-amplify yung effect ng enforcement. Having found this, we realized that the DOTR and these government agencies have to take the lead in reminding the LGUs of their duty and then also providing them with guidance on how to set speed limits within their roads. We did a lot of media advocacy para maging clear to the LGUs na sila talaga yung may duty nito. But at the same time, we partnered with the DOTR and LTO in conducting trainings para sa mga LGUs sa pagset ng speed limits nila. Pinakamalaking challenge for us is their familiarity with speed enforcement. Kasi nung nagsisimula kami, I would say about 90% ng mga nakasalamuhan namin never pang naka-encounter ng speed gun. Yun yung ginagamit nila. Pero yung totoong speed gun na may camera, na may resibo minsan na piniprint, hindi pa talaga nila na-encounter. And so, because they don't know how it works, they also cannot visualize kung paano nila i-enforce yung speed limit sa city nila. Madalas namin marinig na the driver kasi talaga yung may kasalanan yan. So they don't want to adopt a law or ayaw nilang ibahin yung mga interventions. Mahirap, nakaka-encounter kami ng pushback, but it's always a conversation that has to be continuous. It's more of talking to them about changing their perspective
and having them understand that road safety is a shared responsibility. Talaga ang pinaka best practice dyan is una, the local government should be the one ultimately responsible for setting the speed limit because they're more familiar with the environment and they're more familiar with where deaths tend to occur. Second is they should be equipped. There should be, and if possible, there should be a combination of fixed, yun yung tinatawag natin, speed traps. And also rotating speed enforcers. There should be a policy to enforce speed limits and there should be penalties that are implemented and enforced regularly. The idea behind enforcement, nire-replace ng enforcement yung idea na mamamatayan ka ng tao. Ang kinakatakot mo na ngayon is mahuhuli ka. Pero kung hindi nag-i-enforce ang gobyerno consistently, hindi talaga siya pag-iisipan ng mga tao. The question there is, safe ba sila? Nakakarating ba sila ng matiwasay sa pupuntahan? We have so many laws already about traffic and vehicles, but they're not really enforced. I mean, there's an accident yan. If you enforce the law, this will not happen. These are things that you can avoid. Eh? If this were really enforced strictly, this will not happen. Ikaw, bilang motorista o pasahero, ano ang magagawa mo para maging ligtas sa kalsada? Dito sa What the F podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.